Gandang buhay sa inyo lahat. So, ang ano natin ngayon ay electric pan, motor pan. Para din tong isang AC motor pan yung sa aircon dito. Yung sa aircon, kaya lang nga, iba yun. Iba yung makina ng air conditioning na pan-motor. Iba naman tong electric pan ng pan-motor. So, ito titsikin natin kasi ito hindi ito gumagana. So, meron siyang switch pa. So, tingnan natin kung ano nangyari para makita ninyo kung ano ba talaga. Para walang daya, walang hocus-pocus, ito po ay hindi po gumagana. So, ito po yung wire. Ito po yung knob, yung switch o rotary switch ng electric pan. So, kung makikita po ninyo, set up lang natin sa times 1 o 10. So, yun lang natin. So, wala. No, walang deflection. So, walang deflection sa tester. So, wala pong deflection sa tester. So, tingnan natin para mas mano, check-in po natin yung wire. Bawat dulo ng wire. Yung dulo nito, sa dulo nito sa loob, check-in natin. Okay? So, ito. Binuksan na natin. Ito, binuksan na natin. So, mabilis lang. Magkaroon lang tayo ng konting cut. So, medyo madumi. Madumi lang po siya. So, lilinisin lang po natin. So, lilinisin lang po natin gamit yung natin brush. So, ayan. So, ngayon, tetesin po natin. I-tester po natin yung dulot-dulo nito. So, yung isang dulo ng test prod sa kabila. Tapos, hanapin natin yung ano, kung ito may patid o wala. So, kabila naman. So, nag-deflect yung tester. Kabila. Ngayon, lipat natin sa kabila. So, may deflection. So, hindi patid yun wire nito. So, hanapin lang natin yun. So, ito naman, testin naman po natin yung tatlo. Kung meron siyang deflection. So, meron. Meron siyang deflection. So, ito kasi, 5 wire kasi ito. So, ito yung, 4 wire, 5 wire, sorry ha. Tama, 5 wire. Kasi yung isa kasi na ito, dun sa capacitor. 1, 2, 3, 4. Yung isa na ito, nandun sa capacitor, nasa loob nito. So, may kita nyo mamaya. So, itong maroon na to, maroon. Ito ay galing po sa makina. Ito. So, ito, sasaksak lang natin to rito. Natin kung meron siyang deflection. So, yun. Nakasaksak na siya. So, wala. Wala siyang deflection. So, ibig sabihin nun, meron itong fuse sa loob. So, yun yung kukunin natin. Maaari natin palitan o maaari natin na lang erekta ito. So, tatanggalin yung fuse. Maaaring palitan. Inulit ko, maaaring palitan. O, pwedeng erekta. So, kung ito ay gagawin nyo naman po sa pan-motor ng AC, ng air conditioning, hindi gumagana yung pan-motor, tapos yan i-erekta nyo, hindi po pwede yun. Kasi iba po yung pan-motor. Ito po kasi, ang case po kasi nito, itong pinakakaha niya ay plastic. Yung pan-motor po ay metal. So, ang pan-motor, iba ho kasing klase ang design po kasi niya kaysa dito sa electric pan na to, kung ito ay gagawin natin. So, bubuksan ko muna itong electric pan. Yung bungo niya, bubuksan natin para makita nyo kung anong klase. So, ito, bubuksan natin sa likod, yung tornilyo. So, siguraduhin lang natin lahat ng tornilyo ay may lalagyanan. Okay?
kasi pagka wala, baka maganda wala-wala yung mga tornilyo niya. So, buksan din natin yung sa harap. Yun, nakikita nyo na yun, yung makina, di ba? Hindi tulad kasi ito ng refrigeration na panmotor, eh yung po ay close. Nakasara. So, ito eh. Yan. Yan. So, open po siya. So, ito yung base niya. Yan. Yung sa panmotor naman kasi, hindi natin makikita yung laman. Hindi tulad nito. Yan. Hindi tulad nito. Yan. Kita yung laman. Oh. Ayan yun. Mga connection ng wire. Tune sa switch. Ito. So, ito yung capacitor niya. So, same lang naman nung capacitor ng panmotor sa air conditioning. So, ganito na rin yung capacitor ng panmotor sa AC. Ganito na rin siya. So, dati yung mga bilog pa na parang metal. Ngayon, ito na yung lumalabas. Ito na siya. Ayan. Ayan. So, ito. Ayan. Medyo tanggal na nga. So, kukunin natin yon, tingnan natin yung fuse. Pwede natin tanggalin o kaya erekta. So, tatanggalin natin yung apat na tornilyo. So, syempre, para mas maano, para mas madali, tanggalin natin tong leeg niya. Para wala naman sa gabal, ano. Yan. So, may mga ibang leeg na walang tornilyo rito sa gilid. Ang tornilyo nandito sa ilalim. Dito. So, pagka nandun sa ilalim, medyo mahirap tanggalin yun eh. Yan. So tatanggalin natin yon apat na tornilyo na yan. So medyo mahirap lang itong tanggalin kasi ito eh hydraulic ito eh. Kinamitan ng hydraulic. So ito, medyo mahirap lang tanggalin yung apat na tornilyo kasi medyo bago pa. So natanggal na natin. So kung makikita ninyo, ayan, mayroon na siyang damage sa gilid. Kasi kailangan kasi natin pupukin yung gilid ng tornilyo para matanggal. So hindi ko na pinakita kasi medyo brutal. So ayan, tanggalin natin yan. Bago pala yun, i-ano muna natin to. Tanggalin muna natin yung kapasitor, yung tornilyo ng kapasitor, dun sa likod. So, ayan. So, balik muna natin uli, para hindi mawala. Tapos, inisin muna natin konti. Yan. Saka natin tanggalin ng dahan-dahan. Ito pala. Tanggalin pa rin natin to. Yun na, sumama na. Kasi wala nang lock yun eh. Wala nang tali. Tanggalin lang natin ng dahan-dahan para hindi masira yung wire. Natanggal natin. So, tanggalin na rin natin yun rotor. Para hindi naman sa gabal. Ayan, natanggal natin rot. Yan, natanggal na natin yung yan. Okay, natanggalan natin rotor, medyo matigas lang.
Kasi, ano, tigas o. Ayaw rin bumalik din nun, ano, yung spacer. Matigas siya. Kasi may mga, ano na eh. Ayan, kung mapapansin ninyo yung rotor, eh, medyo ayos pa siya. Medyo okay pa. Maganda pa yung rotor niya. So, lilinisin lang natin to. Yan. Medyo okay pa yung rotor niya. So, to. Ngayon naman, ito naman yung makina. Yan. Uy, naku po. Ayan. Ito po yung makina. So, medyo wala na siyang tali. So, tatalihan muna natin siya para hindi siya lumikot. Kasi kukunin lang naman natin dito eh, yung fuse eh. Kasi pagka ito natanggal, patay tayo. So, yun o, oh, yun, ano. So, talihan lang muna natin to. So, sa pagtali, so, kailangan natin ng tali na ito. Yan. Ito ay nakukuha to sa ano, ito yung tali rin sa sako ng bigas. Okay. Yan. So, kukuha lang tayo ng pang ano, ng pang hook niya o pang gansilyo para maipasok natin tulad nito. Kaya itong soldering lead. So, bago natin, yan o, silipin natin kung ano yung, kung saan natin pwedeng ipasok. So, pwede naman dito. Pwede rin dun. Okay. So, tatalian lang natin. So, ito gagawin natin. So, dito tayo magpapasok ng soldering lead natin. Hindi rito sa kabila. Dito. Tapos yan, i-hook lang natin to. Yuk lang natin to rito. Yan. So, pagka binalik natin, siguraduhin natin na walang sasama. Na magnetic wire. So ayan, nakatali na siya. So pwede na natin itong tanggalin. I-release. Tapos yan, hanapin natin yon fuse niya. So yung fuse niya, medyo napansin ko na medyo yun, nasa ilalim. So ito, mas madali kasi itong baklasin. Kasi hindi siya masyado nakadikit. Di tulad ng iba, nakadikit siya. So kung ito yung pula, so, dahan-dahan lang natin itong tatastasin, paghihiwalayin. So, ito yung pinakamalaki. So, ito yun, use natin. So, medyo ano siya, so, kailangan natin siya palambutin. I-crack lang natin siya. So, huwag natin pilitin masyado, ah. Yun. So, ito na. So, ito yung fuse. Yan. So, yung fuse natin nasa kabilang ibayo. Ayun, oh. So, ito kasi yun. Yan, so tatlo siya. Wire na magnetic wire. Ito. Kung yung nakikita. So, yan lang natin. Yan. Kung napapansin ninyo, ito yung magnetic wire. Ayan, o. Ito yung kulay. Yan. Ito, to. Yan, ito yung magnetic wire.
Tapos yan, ito yung fuse. Ito yun galing ng kapasitor. So, hanapin natin yung isa. Ayun, sa ilalim eh. Medyo ingat-ingat lang tayo ng konti. Kasi baka mamaya meron tayong wire na ma-damage. Ayun, to dust. Ayun, ito yung isa. Oh, napatakot to. Kasi yung isa kasi nasa ilalim eh, oh. So, palamutin lang natin. Papalambutin lang para matanggal. So, yung tanggal na. Kasi mayroon siyang kasamang so, yun. Tapos yan, ano lang natin to. Ika-crack. So, gamitan lang natin ng pliers. So, yan ang gagawin natin. Dahan-dahan lang. So, tanggal na yun isa. Tapos yan, tatanggalin rin natin itong isa. So, ikakat lang natin yung fuse. Yan. So, tanggal na. So, ito yung fuse. Yan. So, yung inner fuse niya. Tapos, yan, babalik naman natin ulit. So, yung kulay gray. Yung kulay gray, ilalabas lang natin. Yan. Para ihinang. Para ihinang natin dito. So, iano lang natin siya. Iti-twist lang natin siya para hindi maghiwalay. Yan. So, twist lang. Yan ang magkasama. So, yung gray, yung po yun, line 1. O yung neutral. Yung po yun, gray, yung po yun, neutral. Yung sa may switch naman, kanina, ito, ingat lang tayo ha. Baka mag-twist eh. Yung gray, ito yung gray. Yung gray, yan yung gray. So, neutral siya. Tapos yan yung line, isang linya, line 1 na yun, sa switch, sa galing. So, para makita natin kung talagang okay na siya. So, kunin natin tester, ha. Tapos yan, kunin natin yun. Isang linya. Tapos yan, isa rito. Ha? Ayan. Isa dyan.
Ito na lang. Yan. Sigurado. Yan. Tingnan natin kung magkukroon siya ng deflection. So, meron na. So, medyo mahina lang. So, yun. Diba? Kumalo siya, oh. Yun, oh. Umangat na siya. So, may deflection na siya. Hmm. Kasi itong rotary switch na to ay 360. So, ayan, oh. May deflection na siya. So, tinanggal lang natin yung fuse. So, fuse yung diferensya niya. So, pwede naman siyang erekta. Basta siguraduhin nyo lang, pagka tinanggal nyo yung fuse at irerekta ninyo, eh, siguraduhin nyo lang na walang masisirang wiring. Kasi pagka may nasira, sayang ang trabaho nyo. So, gagawin naman natin ngayon, eh, hihinangin na siya. So, kailangan lang natin sa paghinang, eh, soldering iron, saka rod. O, so, ano, copper rod. Ito, soldering lid pala. copper rod sa, ano yun, sa refrigeration. So, ito, hinangin natin to, yung twinis natin na wire, bali tatlo na rin siya ulit. So, ito, paunawa lang, ah, huwag nyo itong gagawin sa pan motor ng refrigeration kasi iba yun sistema ng pan motor. Iba yun. Okay? Pag hindi gumagana yun, pwede nyo nang padala sa mga gumagawa mismo ng mga professional na ganito. Kasi kasi yun, hindi siya pwedeng erekta. Hindi siya pwedeng alisan ng tulad nito ng fuse sa loob. So may tawag rito, eh. Nasa dulo na ng dila ako, eh. Pero tawagin ko na lang fuse to. So kasi pagka ito nasira, yung sa pan motor, pagka yun nasira, kasi hindi na gumagana yung pan, wala nang deflection yung mga wiring niya, huwag nyong susubukan na tanggalin yung fuse niya ron sa loob, tapos yan irerekta. Hindi po ganun. Iba po yun. Iba tong pan motor ng electric pan, iba yun pan motor ng AC unit. Okay? Kasi yun po ay close yung makina niya, eh. May nakabalot na bakal. Hindi tulad nito, plastic ito, eh. So ito, pwede to. Pero yun, hindi pwede yun. Hindi siya pwedeng tanggalan ng fuse tapos irerekta. Kasi baka masunog mismo yun pan motor kasi umiinit siya. Hindi tulad nito na open. Open siya. So wag po ninyong gagawin. Okay? Pwede nyong gawin yun sa mga ganitong motor lang. Tulad ng mga electric pan. Ito lang. Okay? Pwede yun. Pero yung pan motor ng AC unit o yung mga malalaking motor, wag. Bawal sang erekta, okay? Huwag yung gagawin. Ngayon, hinangin na natin to. Ngayon, hinangin na natin. Okay? So, medyo malamig pa, eh. Ayan, medyo dumikit na siya. So, nalusaw na yung tingga. Soldering lid. So, ayan. Ayan na.
isang kabit na natin tong ano para hindi siya mag short. Kabit na natin siya ng yan. So yun, so tanggalin lang natin yun, sasaksak yung soldering iron para hindi dire-diretso yung init. Tapos ang saka natin to ilagay dito. Yan. Yan. Pero lagyan din natin ulit ng takip dito. Ang papel. Yan. So ngayon, itatali naman natin ulit yan. Tatalian na natin yan. So tulad nung nakita nyo kanina kung paano magtali. Yan. Yan nakita, no? So ito lang, gagamit lang tayo nito. So tatali lang natin. So papasok lang natin yan dito uli. Kung saan pwede siya ipasok. Para hindi naman ano. Yan. So gagawa lang tayo ng panibagong hook. Tapos yan ito uli, tali. So papasok lang natin ito dyan. Yan, tapos yan, ihilain lang natin. Yun. Tanggal. Yan lang. So, tatalian na natin. Magandang pagkakatali. Kung hindi talaga lilikot. So, wala namang proper na, ano, na kung ilang, oops. Kung ilang metro. Dapat sa tali. So yun lang naman. So wala naman kinikilangan na sukat eh pagka itatali siya uli o ibabalik sa dati. So huwag nyong gaganyanin habang iniila. So dito pababa, okay? Ayan. Okay. So yan, maluwag pa yan kasi hindi nyo may tatali ng tama yan. So kailangan nyo ulit ipasok ulit yun, isa, yun ano. Ito yung tingga. Tapos yan, hihilahin nyo ulit yun dulo. Yan, hilahin ulit yung dulo. Basta itong pagtali, eh, huwag pataas, okay? So, ito, naipasok natin yung ikatlo. So, sa pagtali, huwag nyong gaganituhin masyado, ha? Yung tama lang. Yung tama lang, okay? Yung tama lang siya. Huwag yung binubuhat nyo na. Tamang ano lang. Tamang angat lang. Tapos yan eh, huwag nyo masyadong paglaruan. Ayan. Tapos yan, ikot natin uli. So, pasok natin doon uli. So, yun. Pwede rin naman cable tie. Kaya lang yung cable tie, eh, medyo delikado din kasi yun eh. Yung cable tie. Kasi baka magasgasan yung wire natin, yung magnetic conductor. Baka magasgasan, sayang. So, ikalawang ikot na yun. Ito naman yung ikatlo. So, huwag masyado yung nihilay mong bigla. Kailangan dahan-dahan lang. Kasi pag hindi mo nahihila, ibig sabihin nun, may sumabit na wire. So, pagka may sumabit na wire, i-atras mo ulit, tapos ulitin mo ulit yung pagkapasok. Hmm.
Ngayon eh, natali na natin. So checkin natin kung ito ay may grounded yung ginawa natin. Kasi pagka nakiskis yan, siguradong meron yang ground. Maaaring mag-grounded yan. So gagawin lang natin eh, i-salpakto rito. Ayan. So meron na, may deflection na siya. 1, 2, 3, may deflection na. So para maano natin na kung may grounded siya, i-ano natin sa bakal. So wala. So wala siya. So wala. Wala. Walang deflection. Para makita. Sige. So i-clip lang natin dito sa bakal. So ano natin. May deflection siya. So wala. 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 So wala. So okay na siya. Ngayon subukan naman natin yung dulo. Yung dulo niya, subukan natin. So, i-ano lang natin siya. Yan, so, patay siya, no? Yan, patay siya. So, tingnan natin kung may deflection na. So, meron na. So, gumagalaw na yon. Tester. So, yan, umangat. So, umangat. So, namatay. So, 360 siya. So, yun. So, okay na siya. So, ngayon, i-kukubera na natin yan. So, kukubera na natin. So, kukubera muna natin yun. Ating itong ano natin. Ito. So, kukubera muna natin to. So, babalik na natin sa dati. Ayan. So, ngayon, babalik naman natin yon rotor. So, malinis na siya. Ayan. Pasok lang natin doon, salpak. Ayan. Asyan ito. Ikot lang natin. Tapos yun ito eh, ipasok natin muna. So, medyo mahirap-hirap na ng konti. So, ayan. So, pasok natin doon. Kaya natin itulak yan para pumasok. So medyo nabago na siya. Ayan. So okay lang yan. So basta huwag lang siyang papasok dun sa ano. Kasi yan, ito, tornilyo na natin to. Babalik na natin yung tornilyo, yung apat na tornilyo. Ayan. So yan yung apat na tornilyo, babalik na natin.
So, syempre, bago natin ibalik, lagyan natin ng konting ano. Yan. So, babalikan natin siya. So, isa-isa lang muna. Diyan natin siya higpitan. So, pagka bumauna, huwag na munang higpitan. So, sabay-sabay na higpit niyan. Yan. So, yung kabila naman. So, lagyan lang natin ng W40. Yan. So, ganyan na naman pag-ayos ng electric fan, pagtanggal ng fuse. So, ingat-ingat lang sa pagtanggal ng fuse. Kasi baka maano yun, kumalas yung iba. So, kita na natin. So, yung kabila naman. So, pag-ipit pa-cross. So medyo nasasagi yung camera natin. Yan. So ang pagigpit pa cross ito muna na yan, tas yung dito, tas yung doon, tas yung dito, hindi yun paikot. Okay, so na natin to. So medyo ano siya, so anuhan natin ang langis ang W40. Tapos yung dito rin. So, tanggalin muna natin to. Tanggalin muna natin siya para malangisan natin ng tama. So, ayaw din. Medyo matigas lang. Okay. Ayan. Medyo matigas lang siya. Yun. So medyo madumi. So may mga ano siya. Meron siyang grasa na tuyo. So, tatanggalin lang natin yung konting grasa. Ayan. Yan. Tapos yan, anuhan natin ng W40. Yan. Medyo maluwag na siya. So, wag lang ganun-ganun. Kailangan iganyan niya rin.
Okay. Napaspasok. Yan. Liban lang yung iniikot-ikot. So, uga-uga nyo din. Uga-uga. Para pumasok yung langis ng W40. Yan. So, dito medyo natapo na. Kasi sobra na ilagay natin. Yan. So, balik na natin yun. Dapat ibalik. So, ito, balik na natin ito rito. Ibalik na, dapat ibalik. Ito rin. Balik na natin. Yan. Sinikitan natin ng touch screw. Na lang. O, yan. So, tapos na siya. Tester natin uli. Bago saksak. So, yan. So, 1, 2, 3. Yan ang mangat siya. 0. 1, 2, 3, 0. Tapos yan. Ngayon, sasaksak naman natin, nilagyan natin ng tape dito. So, nilagyan natin ng tape. Ano ha? Ano mangyayari? So, sasaksak naman ho natin ngayon. Natin. So, gumana. Yun, gumana siya. Gumana. Number 1, 2, 3. Gumana po siya. Inalisan lang natin siya ng fuse. Yan, itong fuse na to, inalis lang natin. Direkta na natin. So, tingnan natin kung mapapahinto natin. So, medyo malakas pa yung ano niya, capacitor. Hindi natin mapahinto. So, hindi natin mapahinto. So, malakas pa yung capacitor niya. So, yan. So, break natin 1. Yan, oh. So, yan. So, gumagana na siya. 2. Gumagana na rin yung rotate yun, ano niya. Pamaling niya. 3. So, yan. So, gumana na. So, yan po. So, advice ko lang. Huwag nyo itong gagawin sa mga AC fan motor. Yung mga air conditioning. Ulitin ko po yun, ha, inuuri ko po sa inyo na huwag nyo pong tatanggalan po ng tulad po nito yung fan motor pag hindi gumagana. So dalhin nyo na lang ho sa mga gumagawa po ng mga fan motor, ng mga motor fan, lalo yung mga industrial na motor fan. Huwag nyo pong kakalikutin. Bayaan nyo ho ang mga technician. So ito po basic lamang ito. Pwede itong gawin to ng mga electrical. So, yan. So, pagka magtatanggal ho kayo nito, ulitin ko po, medyo ingat lang sa pagtanggal kasi baka mamaya meron kayong wire na matanggal doon, hindi na gumana to. So, hahanapin nyo yung wire, yung magnetic wire na yun, yung pinakadulo, eh, ang nipis pa naman ho nito. So, yan po ang pag-prepare ng electric fan na tatanggalin po yun. Itong fuse na to na nasa loob. So, nasa dulo lang ng dila ko kung anong tawag rito eh. Tawagin ko na lang talaga siyang fuse na lang muna, ha? So, yan. Yan po ang pag-ayos niyan. Pagkang electric fan hindi na gumagana,
walang resistance yung 1, 2, 3. So, fuse po ang problema po niya. So, sana eh, may natutunan po tayo. At gamitin po natin sa tama yung natutunan po natin. So, kung gusto nyo mag-aral, pwede naman kayo mag-aral ng electrical. Minsan no, sa refrigeration, tinuturo ko rin po ito. Ayan. So, hanggang sa muli. God bless po sa inyo ulit.